Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Trust and my full love, and I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, Amen. Welcome you to our brand new talk series titled Closer. Everybody say Closer. Naku, pag-aaralan natin ang Book of Leviticus. Sabihin nyo nga, Leviticus. Yung palang pangalan ng libro, ang hirap na eh. Di lalo pa siguro sa laman yan. Like, who reads Leviticus? I'm sure you read your Bible.
Mabato, you know? This is the book that many would want to skip. Masyadong technical, boring, ang daming mga rules tungkol sa holiness na ang weird. Oh, but wait. Here at the feast, we dissect and we appreciate the message of God's word in a different light and a very practical application to our lives. Kaya yan po ang sisimula natin ngayon. I'm not the main preacher. I'm just giving the intro. Brother JC will come in to start our study on the book of Leviticus. And today, our talk will be titled, Go Back to the Garden. I'm excited. And this blessed me when I was reading on it. I just have a story about it later. But then you'll learn more what it means by going back to the garden. Everybody say that, go back to the garden. Bigay ko na kaagad sa inyo ano ibig sabihin itong title natin ng talk 1 na magbalik sa hardin. Si Brother Bo, ang intro niya dito ay nung nagkasakit siya ng COVID. Ay, grabe yun ha. Baka hindi alam ng ilan sa inyo, ng marami, muntik-muntikan na si Brother Bo doon. Kami ng mga malalapit niyang kaibigan, nag-alala talaga kami doon. Talagang konti na lang. Mamimit na talaga face-to-face ni Lord si Jesus noon. Aninibo si Jesus, no? Talagang tinamaan siyang matindi ng COVID. Pero dahil sa karanasan niyang yun, na umabot ng isang buwan niyang talagang nilabanan yung COVID nung kasagsagan niya ng pandemya. Ang dami ding natutunan ni Bo. Alam niyo naman si Bo. Laging God moment sa kanya yun. At dahil doon, nakasulat pa siya ng libro. Baka meron pa nga kayo nun. Ang title ng libro, Surrendered Place. Ayan, find your surrendered place. Kasi sabi ni Brother Bo, nung mamamatay na siya, when he was already smelling the stench, the smell of death, dun siya nagkaroon ng another spiritual conversion. At ano ang natagpuan ni Bo? Nung siya ay mamamatay na, o malapit na, o muntik ng mamatay, tanong niyo ano? Kakaibang kapayapaan. Ayun yung sabi ko kanina, mag-alala ka, mamatay ka na, kasakit ka na, pero at some point, pag nagawa mo ng lahat, ha, yun ang lagi kong qualifier, dapat may gawin ka. Dapat mag-review ka pag-exam, mag-sumikap ka kung may babayaran ka, patihin ka sa doktor pag may sakit ka. Pero pag nagawa mo ng lahat, surrender na. Bigay mo na sa Diyos. Yan yung sinasabing, do your best. And God will do the rest. Anuman ang mangyari. Gumaling, kunin ka, magtagumpay, hindi matupad ang pangarap, surrender. Medyo familiar po ako dyan dahil pasensya na kayo. Kwento na naman ng mami ko ang ikikwento ko sa inyo tulad ng ilang. Pero palagay ko last installment na kwento ko na ito. Kasi ang mami ko, nung mamamatay na at yumaon na nga doon po sa mga hindi nakakaalam, tuloy nung isang taong ko pa kinikwento ang mami ko kahit sa social media ay yumaon na po ang mahal kong ina noong January 2, isang araw lang pagkatapos ng New Year. At binantayan ko po ang mami ko mula pa siya nung nasa Sydney hanggang sa naiuwi ko siya, halos araw-araw, siguro isa o dalawang beses na akong pumalya dahil talagang hindi ko kaya schedule, araw-araw ako nasa kanya. Minsan sinusubuan kumain, minsan binabasahan ng Biblia, kinakantahan, sinasamahan, nagdadasal. I was with her almost every day. Kaya kitang-kita ko din yung pagka-deteriorate ng kanyang health. Kasi nung inuwi ko siya mula Sydney, malakas pa siya. Pakalakad pa siya na may walker. Pero nung nauwi ko na sa Pilipinas, ang bahay niya ay mga 7 minutes away lang sa bahay ko. Pinupuntaan siya araw-araw, kitang-kita ko. Tapos kitang-kita ko nung medyo may lakas pa siya, na lumalaban ang mami ko. Ang lagi niyang sinasabi, I made it. Sila ng asawa ko, no? Sabi, yan ang motto nila. I made it. Kasi nakauwi siya, ha? Nakalipat siya ng nursing home, nailipad siya sa Pilipinas. I made it. Tapos ang susunod niyang, ang battle cry noon, I will hold on. Yan kasi sabi ng asawa ko sa kanya, nung pupuntahan ko siya, hold on, dadating na si Alvin. Hold on, makakauwi ka na. Hold on hanggang Pasko.
hold on hanggang bagong taon, lumalaban ang mami ko. I will fight. I will hold on to dear life. Ayaw niyang mamatay. Sino ba naman ang may gusto sa ating mamatay? Wala. Pero eto na-discover ko. Yun ay nung mayroon pa siyang lakas. Yun ay nung marami pa siyang plano. Pupunta pa siya sa ganito, pupunta pa sa ganyan, papagawa pa siya ng ganito. Pero nung unti-unti na siyang humihina, nung mayroon na siyang NGT, nung may oxygen support na, nung halos binubuhat na siya, hindi na niya unti-unti, sumusurrender na siya. At dito ko din na-realize ang salitang surrender, hindi palaging negatibo. Sa mundo kasi, do not surrender, no retreat, no surrender, huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Uulitin ko na naman, pwede din pala paminsan-minsan nakantahin na gusto ko nang bumitaw, pwede din pala yon. Bakit? Kasi nung hirap na ang mami ko, at hindi lang dahil hirap na siya, tatlong pare, apat na pare na yung nadala ko sa kanya, nakapag-kumpisal siya, nakapag-kumunyon ng ilang beses, nakapag-misa sa tahanan niya, naihanda lahat ng gusto niya, lahat ng mga nais niyang ibilin, sinulat namin, nung nailatag ng lahat, alam niyo, unti-unti ko nang narinig sa kanya at kwento ko na nga sa inyo, sabi niya, bakit hindi pa ako kunin ni Lord? Ibig sabihin, sumurrender na siya. Hindi sumuko, kung hindi sumuko sa kagustuhan ng Diyos. Nung una, sabi namin, Ma, hindi, aabot ka pa Pasko. Maabot siya, Mama, aabot ka pa ng birthday ng bagong taon. Sabi ko, maabot ka pa ng birthday ko. Pero nung nakita na rin namin na pumapayapa na siya, sinabi na rin namin, Ma, gusto pa namin makasama ka, pero kung gusto mo nang magpahinga, andyan na si Jesus. Diba nag-Jesus-Jesus pa nga ako sa kanya, nag-costume pa nga ako. Sabi ko, Ma, practice na tayo. Pinakita ko sa inyo yun. Nakakatawa lang na lang ngayon, pero pag binabalikan ko, oo nga. Nung naihanda na siya, sinabi niya, surrender na ako kay Lord. At alam niyo, doon ko naramdaman ang kakaibang kapayapaan sa kanya at para din sa amin. Para hindi na kayong kami laban. Ayaw namin mamatay mami namin. Pero dadating din pala talaga sa punto na bandang huli, uuwi at uuwi ka din sa hardin ng Panginoon, sa puso ng Diyos. Umuwi na nga ang mami ko. At nilibing namin siya sa Memorial Garden. O, di ba? Go back to the garden talaga. Birthday ko pa nung nilibing siya. At ako din natuto na naman na may mga bagay na ipaglaban mo, pero may mga bagay na isuko mo na. Laki ng natutunan ko nun eh. Kaya lang pagkalibing niya, bumalik na uli ako sa trabaho. Bumalik na uli ako sa preaching. Bumalik na naman ako sa mga bayarin. Bumalik na naman ako sa mga... Kaya bumabalik din talaga yung pag-aalala. Bakit? May dalawa daw source of our worries and anxieties. In fact, there are two sources of our sufferings. Ang una daw ay moral failure. I will not mince words here. It's sin. Talagang minsan, pag bumalik na muli, di ba? Kita mo na si Lord, mapayapa ka na. Pero talagang minsan, mahuhulog ka na naman sa tukso ng galit, sa tukso ng kung anuman. At yun ang nagkukos ng suffering sa atin. Kaya ayaw ni Lord na tayo ay nalalayo sa Kanya, na tayo ay nagkakasala, eh kasi it causes us so much suffering. Tapos madalas sinisisi pa natin ang Diyos, di ba? Bakit kaya ako binigyan ng cancer ng Diyos? Iyap na ako. Ang iyap nitong cancer sa baga. Lord, bakit? Tapos pag tinanong mo, pag tinanong ko yung asawa niya, bakit po kaya nagka-cancer sa baga ang inyong mister? Naku, Brother Alvin, pray over mo na lang siya. Eh, grade 6 pa lang, naninigarilyo na yan eh.
Bihira. Ikaw naman pala eh. Ikaw naman pala ang nag-cause noon eh. May mga doktor na ganyan. May kilala akong doktor na ganyan. Diba sabi nila, hindi mo malaman ang cause ng cancer. Pero minsan may mga cancer na traceable talaga sa lifestyle mo. Bakit kaya ako nagkasakit sa puso? Bakit? Bakit? Ilabas mo nga yung chicharon bulaklak, yung lechon, yung magtataka ka pa. Diba? Kaya moral failure leads to suffering. Kaya tayo nag-aalala, kagagawan madalas natin ang ating inaalala. Tama o tama? Kahit sinurrender na natin sa Diyos, nadadapa at nahuhulog pa rin tayo. Pero hindi po laging kasalanan natin, ha? Ay, wag naman mag-guilt trip. I'm not here to let you beat your chest. Kasalanan ko, kasalanan. Hindi. Kasi may pangalawang cause ng suffering or ng pag-aalala or ng anxiety. Ano ito? Material failure. Even death. Ano yan? Eh talagang may nangyayari sa mundo na hindi natin kontrolado. We live in an imperfect world. Ano ibig sabihin? Bumabagyo. Kasalanan mo ba yan? Gagaling mo. Yan, kasalanan mo sa mister mo. Ikaw talaga, dala mo yung bagyong yan. Bakit ako may dala ng bagyo? Talagang lumilindol. Talagang may tsunami, lalo na ngayon sa climate change. Talagang minsan sobrang init, minsan sobrang lamig. May mga nangyayari yun. We live in an imperfect world. Sa lipunan, talagang may mga corrupt. Na ang nais ay gusto, sila lang ang magpakasasa sa kayamanang sobra-sobra habang milyon-milyon na naghihirap. It happens. Societal ills. Talagang may mga taong manluloko, manggagancho, magnanakaw. Ang galit tayo sa mga magnanakaw sa higher ups. Pero natawa ako dito sa mga magnanakaw na sumulat pa sa blackboard. Kakabasa ko din kahapon, di ba? Ninakawan yung classroom, ninakawan ng electric pan, ng mga gamit, sumulat, pasensya na, wala kaming pambiling bigas, mga magnanakaw. Di ako nung bibiro, kababasa ko lang yun. Talagang society is not perfect. Talagang may mga taong talagang kinarir na ang lamangan ang kapwa. Hindi ka na kailangan lumayo sa sarili mo. May mga sakit naman talaga na hindi mo naman kagagawan. Tulad nga din ng cancer. Hanggang ngayon nga, hindi nila malaman saan talaga nanggaling yun. Kaya hindi nila maggamot eh. Some cancers are traceable to your lifestyle. Some to inherited. Pero some, hindi mo alam eh. Healthy living, di ba? Okay naman ang buhay. Hindi, walang bisyo. Bakit nagka-cancer? We don't know. But we know that we live in an imperfect world. At lahat tayo, gaano ka man kalusog, gaano mo kaalaga, sooner or later, mamamatay. Kaya nga si Danny Javier, bago mamatay, gumawa pa ng kanta. Lahat tayo mamamatay. Gusto mo bang makisabay? Kilala niyo yung apo, si Danny Javier? Mamamatay nilang, sumulat mo ang gandang kanta. San mo nais na humimlay kapag nawalan na ng malay? Ang galing, no? Namamatay ka na, may team song ka pa. Diba? Na tayo mamatay. And death causes sorrow, causes loss, causes grief. Sa lahat ng ito, whether it's our own doing or the world's doing or life's doing, bandang huli, ang quote-unquote sagot dito ay bumalik ka sa puso ng Diyos. Whether kagagawan mo o kagagawan ng iba, bandang huli, takbo ka sa hardin ng Diyos. At yun lang, ang tangi mong matatakbuhan where everything will make sense. You know, things will not make sense. Kung ang buhay mo ay gusto mo may sagot lahat, hello, you will always hit a blank wall. But it will only make sense when you run to God's embrace. At kapag yakap na yakap mo na ang Diyos, tulad ng batang takot, sa kulog, sa dilim, kahit ano, paliwanag mo dyan, hindi mawawala ang takot. Sa injection, kahit ano, pagkumbinsin mo sa Kanya, para sa Kanya yan, matatakot pa rin yan. Kailan mawawala ang takot yan?
pag niyakap mo na. Ma, takot ako sa kulog. Ma, takot ako sa dilim. Daddy, takot ako sa injection. Halika na. Yakapin kita. At pag yakap-yakap mo na ang anak mo, kahit ini-injectionan pa, he, she will find his surrendered place in your heart, in your love. Kaya sa talk na ito, takbo tayo sa Diyos. Payakap tayo, palapit sa kanyang puso, maramdaman natin going back to the garden, to our surrendered place. In Jesus' name, amen. Welcome to our brand new series with Brother JC Libiran. Thank you, Brother Alvin. Introduction pa lang yon, but so personal and so practical. Can we just give the Lord a big hand once again? Ah, yung binigay ni Brother Alvin sa atin, pwedeng yun na yun eh. Pwede nang iuwi yun, take home na, yes? But how many here you want to be blessed by God's Word even more, yes? Say to the person beside you, I want to be closer to God. Yan, mukha bang close na sila ni Lord? Or at least, no? Tayo dito sa feast. I want to acknowledge some people, most especially. We've been blessed, no? By the many series that we have gone through. And itong brand new series natin, ang ganda nung, nakita nyo ba yung pinaka parang design? This is actually made by our team. Let's give them a round of applause, palapakan natin. Augmented reality, di ba? At the comfort of your home, gustong mapalapit. But here, we are being now encouraged to disconnect in technologies so that we can really reconnect with one another. We can reconnect with ourselves. We can reconnect with our God. And that's why our series is entitled Closer. And again, our one big message is this. Go back to the garden. Meron po ba mga plantito at mga plantita? Yes? But it's very important. Brother Alvin already spilled the beans. Ang sabi niya, go back to the heart of God. And I want to get personal as early as now sa inyo, na ako rin, when I look back in my journey, you may see me here, preaching, serving, but I look into my journey na andami ko rin mga kung saan-saan ako napunta, no? Naligaw-ligaw rin ako ng landas, may mga pagkakataon na dadapa rin ako, no, sa aking buhay, but buti na lang, no, we have the feast, and here, again, we want to say that to you. Welcome home to the Feast Bay Area where you our love. Let's give the Lord a big hand for that. Kaya balik lang tayo ng balik. At kung sakaling medyo naliligaw-ligaw, may kakilala kayo, just invite them here because here, we are really welcome. Ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang buhay natin, tanggap tayo. Yes? That's why, ito po, when we look into our past series, hopefully you were able to follow yung series natin. Since last year, 2022, we started with the book of Genesis. Yes? Ang title po ay Blessing and Curse. And there we were able to discover na kapag binasa natin ang Bible, in our Bible journey, hindi pa pwedeng basahin mo lang yung isang salita, hindi pa pwedeng basahin mo lang yung isang libro. Lahat interconnected. Ang lahat ay magkakaugnay. Kaya may build up eh. From the book of Genesis, di ba? We are now, di ba, we were able to finish yung ating book of Exodus. Ang title po ay Special Delivery. And that's where we're able to take away yung message na God will rescue you. So at least, yan po yung past two na mga dinaanan natin. And now we're about to jump into a brand new series. This time, we're gonna look into the book of Genesis. And hopefully, I pray in this journey that we're gonna take. Sana po, no, makuha natin yung lessons at inspiration. And again, ultimately, we become closer to our God. We become closer to Jesus. Yes? Look at the person beside you. Tignan mo siya. Sabihin mo sa kanya, let's get closer to Jesus. Amen? So, eto na. Coach JC, why in the world we gonna jump and talk about Leviticus? Everybody say that, Leviticus. Eh, Brother Alvin have already shared na among all the Bible or books, bakit Leviticus na ang hirap-hirap intindihin at maraming mga weird stuff? And when I say weird stuff, ito po ang ilan sa mga, ayan, no? Pag-uusapan, di ba, yung pagsasacrifice, no? Ritual sacrifices. Halimbawa, yung goat,
Di ba parang, okay, anong connect niyan sa buhay ko? Pag-uusapan yung menstrual period, no? Kapag ikaw ay dinudugo, hindi ka pwedeng maging worthy sa pagsamba sa Diyos, no? May mga bawal na mga pagkain, no? Na-imagine niyo yung mga favorite niyong pagkain, yes? Bawal yun, no? Kasi kapag kinain mo, hindi ka pure. Hindi ka karapat-dapat kay Lord. So, I can go on, and there's even like a segment in the book of Leviticus that it speaks about bodily fluids. Hello, who's JC? 2023, ano ang connect noon sa buhay ko? And that's why I want you just to be patient because merong build-up, no? Now, why study Leviticus when it's not directly applicable to our daily life? Well, as early as now, let me be clear about this. Don't copy and paste Leviticus. Hindi yung pag merong ang nabasa doon, automatically applicable na agad sa buhay mo. Remember that the Bible was written ancient. At it's for a particular audience. Di ba parang kapag nagbabasa ka ng libro, di ba, kailangan mong makita ano ba yung puso ng author, ano ba yung kanyang purpose about this. And here's what I want you to take note. Behind all of these obscure artifacts of Leviticus, weird stuff, kakaiba, you get a peek into God's heart. Everybody say that, di ba yung puso ni Lord, makikita natin in all of this weirdness. O, pakicheck ulit ang katabi. Di ba may mga pagkakataon, weird din yan? Pero, despite all of this weirdness, ramdam mo na that person cares. Yes? That person is good. Yes? Kaya kailangan maging patient tayo. And here's what God's heart wants to tell us. God wants you to get closer to Him. And that's why, yun nga ang title natin, Closer. Now, when you look into the different books in the Bible, like binanggit ko na nga, ang Genesis, ang Exodus, and then now we're gonna take Leviticus, I want you to imagine this. It's like a big jigsaw puzzle. Sabi nyo nga, puzzle. At yung Leviticus, it's just one piece of the puzzle. Para magets mo yung buong mensahe na gustong sabihin ng Diyos, as we look into the Old Testament, gusto mong tingnan, okay, this one piece completes the big puzzle. I want to take a look into it. Because, my dear friends, the Bible is one unified story of how God is drawing you closer to Him. Ito po ay love story natin sa Panginoon Diyos. And that's why if you are into K-drama, if you are into love stories, di ba ang sarap isipin na ang Diyos gustong sabihin na mahal kita. Sana magbalik loob ka na. Sana tayo ulit. Sana maging close pa tayo even more. Yes? How many here wants that? You want to get closer to God? Parang iilan lang. Ulitin ko, how many here you want to get closer to God? Yes? Because my dear friends, when you get close to God, everything else will be added unto you. When you make Him first, things will also follow. Tama po ba? It's not about the luck. Hindi dahil swinerte ka eh. Pansinin mo, when you look back in your life, it's because it was all about God. Palapakan natin siya. Let's give a round of applause for God. So ito na. Leviticus' ultimate question is this. So, one big message, go back to the garden. Ito ang tanong. Everybody, say this with me. Ask this question. Go! How can we get back into the garden. So, paano na nga? No, paano na? Let's try to find out. You see, when you speak about that garden, it's still in reference of the Garden of Eden. Kasi da, di ba, in the book of Genesis, doon natin nakita that God and man, even woman, di ba, Adam and Eve, well, they are together. No? They are better together. Kaya kitang-kita natin, no, parang, I want you to imagine that, magkahawak ng kamay, di ba? Diba? Pasway-sway pa in God's garden. Ganun tayo ka-close. Pero we looked into the garden, and that garden, ito nga yung binabanggit natin, it can also represent our surrendered place. Yung lugar, yung disposition, not a position, not just a place, that we know that our heart is contented, our heart is full of joy, love. And this is also a representation that that garden is God's heart. Yung puso ng Diyos. Following God's will. Pero alam natin yung nangyari, di ba? Ang nangyari nung
Genesis story, after everything was given to man, eventually, yung garden became accursed. Kaya, di ba, blessing and cursed. Di ba, they were exiled because they ate the forbidden fruit. Hindi nila sinunod ang Diyos. O, aminin natin, sa mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay pumapalpak, nagkakamali, di ba, dahil sa hindi natin sinunod yung tama, yung mabuti. Hindi natin sinunod ang kagustuhan ng Diyos. Pero ito yan, ha? Gagawa pa rin ang paraan ng Diyos para mapanumbalik tayo sa Kanya. And that's why in the story, and that again, in Book of Exodus, we saw that He rose, di ba? He raised up Moses. And si Moses, nakita natin yung kanyang obedience to God, to Yahweh. But on the other hand, nakita rin natin yung kabilang muka ng humanity na ano? Rebellion. O, tignan ng katabi. Mukha bang, ayan, sumusunod yan kay Lord? O mukhang rebelde yan kay Lord? Di ba naglalaban lagi yung right and wrong, di ba? At dito makita natin na yung garden, no, became also the symbolism of that mountain. Looking back, di ba, ang gusto nung ni Yahweh, no, ay magkasama sila nung bayang Israel, pero yung Israel, hindi sila umakyat doon sa mountain. Kasi natatakot sila, kasi yun na nga, they were unfaithful and they were untrusting. Pinagdudahan pa rin nila ang Panginoon Diyos na sobrang faithful at mahal na mahal sila. In Exodus chapter 29 verse 45, as we quote that, "Then I will live among the people of Israel and be their God." Yan ang gusto ng Diyos. Gusto niyang mapalapit sa kanyang bayan, sa kanyang, di ba, piniling mga tao. And that's also something that is now the message, no? Gusto niyang mapalapit tayo sa kanya. So, gumawa pa rin ng paraan ng Diyos, di ba? Para ano? Para mapalapit siya sa tao. Kaya, di ba, we also discussed in the book of Exodus na nagkaroon ng tabernacle. No? Nagkaroon ng tent where they can actually worship, we can become closer to Yahweh. And that's also where Moses, no, got the, di ba, tablets, di ba? So, ano nangyari? Pinapakita doon na ano, ito, oh, sige, para mas magabayan tayo sa ating relasyon sa Panginoon Diyos, here are the Ten Commandments. And we all know that in the first commandment, it says that thou shall not have other gods. Anyari, everybody say that. Anyari? Anyari. So this is what happened. Ang mga bayang Israel, parang in meme na ganito. Habang ang Diyos, sobrang faithful, sobrang ito, talagang para ako sa'yo. Anong ginagawa ng Israel? Tingin pa rin ang tingin kung kanino, di ba, kung kani-kanino. Kaya yung unfaithfulness, untrusting, is being seen there. And we also reflect, no, in our lives, na baka, yes, no, every Sunday we're here at the feast, Lord, para ako sa'yo. Pero ang tanong, brothers, sisters, everyone, yung Monday, all the way to Saturday, kay Lord pa rin ba? Kasi baka mamaya, iba-iba yung mga nagiging Diyos-Diyosa natin matapos ang feast. And that's why it's a challenge for all of us to continue to go back to our God. Here's what happened as well, no? Na-discover natin in Exodus chapter 40, verse 35. Bad news is, my dear friends, si Moses na to, ha? Moses could not enter the tent of meeting. Si Moses sa sobrang close na kay Yahweh, kay Lord, no? Hindi pa siya makapasok. Come to think of us, no? Parang, paano na kaya ako? Di ba? Si Moses, hindi makapasok sa tent. Tingnan ng katabi. Mukha bang makakapasok siya? No? Doon sa, kumbaga, worthy in worshiping God. But later on, we will find out, this is the good news. Everybody say that, good news. The purpose of Leviticus is to help the Israelites enter God's tabernacle. Kaya alam niyo po, itong part na binibigay ko sa inyo, we're just preparing our journey because it will be, you know, weeks to come na pag-uusapan natin ang Leviticus. It's just laying the foundation. Maintindihan natin, as we also understand, again, connected sa ibang libro ng Biblia, that not just Leviticus, but later on we'll find out, in Numbers, na halos wala rin gaanong nagbabasa, di ba? Ito, we will find out na yes, Moses was not able to enter, but later on, this is what happened. Diba? Ayan, Leviticus chapter 1, verse 1, "The Lord
called to Moses from, everybody say that, from the tabernacle. Ibig sabihin, di ba, hindi pa siya nakapasok. No? Pero nakita natin, di ba, na-discover natin that later on, Moses was able to make it. Nakapasok din siya. Palapakan natin sa Lord for that. And it's a reflection for us na, Lord, may mga pagkakataon na pumapalya ako. Lord, may mga pagkakataon na di ako karapat-dapat, nagkakamali ako, nagkakasala ako. Di ba, minsan, di ba, parang feeling mo, hindi ka karapat-dapat sa biyaya na gusto mong matanggap. O kaya naman, kapag ka, di ba, in receiving the communion, Lord, I'm not worthy to receive you. Totoo naman that we feel that, and that's also a sign of our humility, asking for forgiveness. Pero ito rin, ha, gusto ng Diyos makapasok ka. Gusto ng Diyos maramdaman mong karapat-dapat ka. Again, our message here at the feast, you are love. Gustong ipamalas sa iyo yan ng Panginoon Diyos. Amen? Can you just remind the person beside you? Sabi mo sa kanya, you are love. Sabi mo sa kanya, tanggap ka ni Lord. Nung katanggap-tanggap ka. Yes? So we look now into Leviticus. There are three solutions. How many? Three solutions. And the first one is ritual sacrifices. Pangalawa, ritual purity. And then third, moral purity. Pag pinag-usapan ng moral purity, of course, it speaks about ethics. Yung tamang behavior, we know what is right from wrong. No? Sa mag-asawa, di ba? On how you treat each other. Sa mga the lost, the last, and the least. Yung mga naghihirap, how we, di ba, look after them. Di ba? Hindi lang dahil sa gagawin mo yung tama, pero yung alam mong may ginawa ka, no? Dapat mo gawin talaga. Kasi mayroong tinatawag na sin of commission, ginawa mo yung pagkakamali, at mayroong tinatawag na sin of omission. Yung alam mong may dapat gawin ka pero hindi mo ginawa. So that speaks about moral purity. So ito na. When you look into the Torah or the five books, no? Ng Old Testament, di ba? That is now ascribed to Moses. We look that ang summary niyan taken from Leviticus chapter 19 verse 18. I want you to read this with me. Go. Love your neighbor as you love yourself. Galing pala sa Leviticus yun. Kasi kadalasan, we only, di ba, discover it kapag ka sa Gospels. Kasi ito yung tinatanong, no, si Jesus about ano ba ang two great commandments. Pero Leviticus pala ang foundation nun. So unti-unti, my dear friends, again, kahit na medyo weird, kakaiba ang Leviticus, merong mensahe na mapupulot tayo dito. So here, we go back. Sinabi ni Brother Alvin na merong dalawang reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng human suffering. No? Sige nga, itaas ang kamay. Sino dito, merong kayong problema na pinagdaraanan? Yung iba, ayaw magtaas ng kamay? In denial po ba tayo? Ulitin ko, sino po may problema? Lahat tayo, tama po ba? And again, ang reason raw niyan, yung first, binanggit ni Brother Alvin, one is moral failure. So dito, from the solutions that Leviticus is giving us, moral purity addresses moral failure. Na kapag ka tinama mo yung mga, di ba, decision mo sa buhay mo, eventually, that is also something that you will be able to prevent. Yung moral failure. We also now take note, di ba, yung material failure, na talagang yes, we live in a broken world. May mga bagay that is beyond our control. But the solution is that Leviticus is telling us, but when you do ritual sacrifices and ritual purity, it addresses material failure. So Coach JC, ano ang connect ulit natin yan dyan? Di ba, you look into these different images, and you see, okay, parang hindi ko magets na mag-aalay pa ba ako ng, di ba, ng goat kay Lord para maging karapat-dapat ako. Kapag ka meron akong skin disease, no? May tigyawat, ibig sabihin ba noon, hindi ako karapat-dapat na mag-worship kay Lord, di ba? Pakicheck ang katabi. Okay pa ba siya? Okay. Halimbawa, yan, meron kang period, no? Paano yan, no? Again, these are all what Leviticus is telling us. Yung mga pagkain na kadalasan, ito yung mga favorite natin, pero bawal, no? Ito pa. Ikaw ay magiging karapat-dapat lang kapag naligo ka. Pakicheck ang katabi. Naligo ba siya? Kapag ka online, di ba? Madali yan eh.
Di naman ako maamoy, okay lang, kahit di ako maligo. At saka palakpakan natin ha, yung mga naliligo, sobrang brave nila. Palakpakan natin sila. Di ba, ang lamig-lamig kasi, di ba? What's the point with all of this? Again, these are rituals para maging pure, mga sacrifices. During the time, in the ancient time, mahalaga yun that we are pointing that out. Pero how is it connected now? So here's the key. Everyone, look for the spiritual intention behind the archaic details. Look for the meaning, everybody say that, meaning behind the ancient symbols. Kasi again, merong gustong mensahe, kaya ito yung mga kailangang ibigay sa atin during that time. And as we continue, sige, pakita natin yan. Next. Yan, di ba? We now have to make a decision to let go of this practices, rituals, because times have changed. Iba na ngayon. Pero again, the message behind all of these rituals is very important. I-take home natin ito, ha? Number one is this. Life outside the garden is broken. Ibig sabihin, kapag ka wala kang relasyon sa ating Panginoon Diyos, then things will always be broken. Magiging kumpleto ka lang kapag ka ang Diyos ay nasa buhay mo. Pangalawa, God wants them back to the garden. Gusto ng Diyos magbalik loob sila. Yes? Ngayon po, ang mga rituals natin, and I believe all of us can connect with this, diba? Attending the feast. Are you blessed by our feast? Yes? Palakpakan natin si Lord for the gift of this home, this family. And that also includes, no, yung attending yung ating mga support group or light group, feast light. Yung iba nagbabasa ng Biblia using our devotionals, no? Didake, gabay, companion, sabat. Yung iba nagro-rosario, praying, meditating. And then that also includes, of course, celebrating the highest form of worship, ang misa. You know, all of these rituals, sana hindi lang natin ginagawa kasi nakasanayan natin. Pero ginagawa natin kasi gusto natin mapalapit sa Diyos. So in every ritual that we're going to do, my dear brothers and sisters, ito ang bulong ni Lord. Can you just lean forward? Lean forward. Ito ang bulong ni Lord. Come closer. I want you back in the garden. Ang gusto ko, magbalik loob ka. Maging akin kang muli. And if you're saying yes to that, palakpakan natin si Lord. You become holy by not doing holy things. But, everybody, but by being with the Holy One. Nagiging banal ka, hindi dahil sa mga banal ang ginagawa mo, pero dahil you're getting closer with the source of holiness. Hang out with the creator of goodness, the source of holiness. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? Can I ask you to all stand as I wrap this up? Before we come and we respond to God in worship. So Coach JC, here's the question now. Kanina nabanggit mo yung tabernacle. We've been mentioning about the Garden of Eden. Ito ang tanong, where is the tabernacle now? Where is the Garden of Eden? It's gone. Talaga bang wala na? We will discover as we connect itong usapan natin ng Old Testament now to the Gospel of John chapter 1 verse 14. And it's very fresh to us. Why? Because we just celebrated Christmas. Nagkatawang tao ang Panginoon Diyos. Everybody? And the Word became flesh and dwelt among us. God is with us. Ang Panginoon Diyos ay kasama natin. So Coach JC, after this feast, how do we respond? Ako po personally, I'm sharing with you na every Sunday we're blessed by the feast. Amen? Yes? Pero Monday to Saturday, can I still bring the feast experience to my family? And that's always what I want to do. Mahirap, challenging, kasi aminin natin, daming demands, ang daming mga distractions, ang daming mga doubts, ang daming mga evil forces trying to snatch us para maligaw tayo ng landas. But I always choose na my family won't just feel God
whenever we are at the feast. Pero ako mismo, I'm choosing that. When I let go of my phone and I spend more time, quality time with my family, that's my presence saying to my family, I'm here. Sa trabaho natin, maaring maraming mga multitasking, but maybe that gift of present that, yes, I'm here working. Not just because of the salary, not just to be promoted, pero gagawin ko to dahil sa the Lord wanted me to be here. Pag natulungan ko yung boss ko, yung company namin, yung client namin, that is me representing God there. That is God coming down and us representing Him. You can add on to the details, pero in your life, ano man po ang inyong things that matters most to you, you can be that Word that made flesh. You can be Jesus at home, at work, to your friends, to your hobbies, to your interests, to your businesses, to your advocacies, to your ministries, to the missions where God is sending you. You can be Jesus to them as well. Amen? Jesus is the new tabernacle. Jesus is the new garden. And I love these scenes from The Chosen. If you're watching that, if not, feel free just to check it out. Si Lord, di ba? Lumalapit doon sa nangangailangan, sa may sakit, sa may skin disease, sa dinudugo. Di ba? Sobrang layo when you speak about the Old Testament, Leviticus and everything, na talagang parang feeling ng mga tao ang layo ng Diyos. Pero ito, si Jesus lumalapit sa atin. Minsan nga, layo pa tayo ng layo, pero baka He's just among us. Through His life, death, and resurrection, my dear friends, all of this, ipinakita ng Diyos, He wants really to be close to us. Gumawa siya ng paraan para mapalapit sa'yo. Now it's your time to make that decision as you respond, Lord, oo nga, miss na kita. Ang dami ko pang pinupuntahan, nag-window shopping ako kung saan-saan, pero eto ka lang pala. You've been with me all along. And it's time for us to make that decision to go back to the garden. Surrender and trust Jesus. Make that decision today. Amen? He wants you to be close to Him. The question is this, are you choosing to become close to Jesus? Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa ano pamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamahaan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalo ngang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.